Magandang araw mga kaibigan kong tagapakinig. Narito naman po tayo sa ating programa na mga padalang liham karanasan ng ating mga taga-subaybay. Samahan po ninyo ako sa ampas ng alon, sa lamig ng sinoy ng hangin, sa huni ng iba't ibang hayop at ibon, at sa mga romantikong awitin habang binabasa po natin ang karanasan liham padala na ito ng ating letter sender na nagpapatago sa pangalang Inday. Pero kung ikaw po ay ngayon pa lamang napadaan sa channel na ito at napatambay ka, ay makikisuyo po lamang kung maaaring pakisubscribe ang channel na ito at isabay mo na rin ang bell para ma-notify ka sa susunod ko pang mga liham karanasan video. Paki-like at paki-share na rin po sa iba. Maraming salamat po at atin na pong uumpisahan ang kwentong ito. Magandang araw po sa lahat. Panibagong may init na usapan na naman po ang ating pag-uusapan ngayong napadalang liham ng aking kaibigan na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan. Nawa po ay magbigay o kapulutan ng aral ang pangyayari na ito sa kanyang buhay upang hindi na pamarisan pa ng iba. Ang pangyayari po ay nagsimula noong siya ay palaging umaangkas sa motor ng kanyang itinuring na kaibigan, na iyon din pala ang gagawa ng hindi maganda sa kanya. Umpisahan na po natin ang kwento ng aking kaibigan. Ito ay naganap isang taon pa lamang ang nakalipas. Dear mga boss, ako po ay isang estudyante sa college. Nursing ang aking kursong kinukuha at dahil sa mahirap ang pagsakay dito sa amin, kaya nakasanayan ko na ang maglakad araw-araw dahil may pangarap ako na makatapos at na makatulong sa aking mga magulang. Kaya basta araw nang may pasok ay hirap talaga ako, lalo na kapag maulan. Napakaputik sa amin, pero walang magagawa, ganun talaga. Mahirap lang tayo eh. Kaya lakad to the max araw-araw. Dibale, third year college naman ako at isang taon na lang ako ay makakagraduate na rin. Hay naku, buhay nga naman ng isang mahirap. Tiyaga pa Inday, konti na lang at makakaraos ka na rin. Halos 2 kilometro ang layo ng nilalakad ko araw-araw. Habang naglalakad ay nangangarap na rin ako na magkaroon ng kotse. Bakit? Masama ba ang mangarap? Nasabi ko sa aking sarili. At sa kalalakad ko ay di ko na malayan, malapit na pala ako sa eskwelahan. At nagulat ako dahil may bigla sa aking tumigil na motor. Sabay sabing, "Miss, sakay na." At nagulat ako dahil hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, "Huwag ka nang mahiya dahil doon din sa school ang punta ko. Engineering department niya pala ako." Pakialam ko, sabi ko sa sarili ko. Ayaw ko sana sumakay, kaso mapilit siya at dahil pagod na rin ako, ay napilitan ako na sumakay. Mga 5'6 ang tangkad niya at medyo matipuno ang kanyang pangangatawan. At medyo chinito ang kanyang dating na masasabing guwapo rin naman. Kaya medyo naiilang ako dahil may kaitiman ako. Pero sabi nila ay maganda at sexy daw naman ako. Hay nako, kung hindi lang ako pagod na ay di talaga ako sasakay. Nakakahiya, nasabi ko sa sarili ko. Ngunit bigla ako nagulat ng isang sigaw. Ano nang isa? Sakay ka ba o hindi? Nasambit ng lalaking tumigil sa akin. Kaya sabi ko, sige, pagod na rin ako, sasakay na po. Suplado naman pala nito, nasabi ko sa sarili ko. Pero baka nga kasi mali-late na nga siya. Kaya sabing, "Day, takbo!" At dali-dali akong sumampa sa kanyang motor. At agad na pinasibad ng lalaking iyon
ang kanyang motor. Halos mahulog ako. Ay, nasabi ko. Pasensya ka na, miss. Nagmamadali lang ako. Basta kumapit ka lamang ng maigi at di ka naman mahuhulog. Kaya kumapit ako ng maigi habang matulin ang takbo ng kanyang motor. At wala pang kalahating oras ay andun na kami agad sa school namin. Ang bilis namin talaga. Halos lumipad na ang motor niya. At nang makarating kami sa school, ay agad niya sinabing, "Oh, saan ka ba na building? At anong course? Kababa-baba? Yahatid na kita." Sabi ko naman, "Wag na, at baka maliit ka na, nakakahiya na sa'yo." "Okay lang yon," sagot naman niya. "May 10 minutes pa naman ako eh." "Okay, ikaw ang bahala." Sabi ko naman na dumiretso ng nursing. At pagdating namin doon ay agad na akong bumaba at nagpasalamat sa kanya. "Salamat ha," sabi ko. "Wala yun," sabi naman niya. At iniabot niya ang kanyang palad sabay. "Top Jeff nga pala." At sabi-sabi kong, "Inday nga pala." At nagkamay kaming dalawa. At nung akala ko ay okay na, nang palis na ako ay nagulat ako nang tanongin niya ako ng, "Anong oras nga pala labas mo?" Nagugulan man ako ay sumagot pa rin ako. At sabi ko, "Mga 4 PM pa eh." At sabi ko, "Ay, parehas din pala tayo." Yun. Sabi nga, lalabas, 4 din ako eh. "Sabay ka na sa akin mamaya," sabi niya. "Aba, nakakaya na ata." "Sus," sabi niya. "Wag na lang mahiya, isang ka ba uuwi?" Tanong niyang muli sa akin. Sagot ko, "Hanggang San Roque ako." "Ah, okay, sa San Pedro naman ako." Sabi naman niya, "Medyo malayo pala ang inyo," sagot niya. "Oo nga," sabi ko naman. "Maya-maya na lang. At aalis na ako at malilate na kasi ako." "Okay," sagot ko naman. At siya ay umalis na agad. Habang paalis siya ay sinundan ko pa siya ng tingin. At nang wala na siya ay naglakad na ako papunta sa building room ko. At lumipas ang buong maghapon at puro lang aral ang ginawa namin. Pagod din ako sa buong maghapon. At malapit na pala ang oras ng uwian na naman. At mag-uumpisa na naman akong maglakad nito. Nang maalala ko, ayaw nga pala. At sasabay nga pala ako kay Jet. Pero para ako nagdadalawang isip ata. Ngayon ko lang siya nakilala. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. At ako'y natuwa dahil di na ako naglakad. Nakakapagod naman talaga. At kung maglalakad man ako, konti na lang yun. Lamang papasok sa bahay namin. Dahil medyo looban pa, iyon. At mahirapan ang motor dahil bukod sa maputik, ay tiyak na lulubog ang motor niya. "Dito na lang ako," sabi ko. Agad siya nagtanong. "Bakit? Saan ba bahay mo?" Tanong niya. Kaya sinagot ko siya sabay turo ng papasok sa amin. "Ayan, maputik. Baka kasi lumubog ka." "Ah, okay," sagot naman niya at napangiti. "Hehehe, sige na nga. Tutan. Malapit na lang naman pala eh." Tuwira na sabi ni Jeff sa akin. At nang bumaba na ako ay nagulat ako sa sinabi niya. "Hinday, anong oras ba pasok mo bukas?" Tanong niya sa akin. "Ah, mga 8 pa ako, kaso umalis ako ng 6 pa lang, alam mo na, lakad kasi ako eh." "O bakit kayo maglalakad? Andito naman ako." Sabay sabi ng joke at may kasamang iti, kaya lalong lumabas ang kagapuhan niya. "Hindi, seryoso ko no, huwag ka nang maglakad at susunduin na lang kita bukas." Tuwira niya sabi, "Hay nako, ano ba to? Tatanggi pa ba ako sa isip-isip ko?
Hoy, ano ka ba? Ang tagal mong sumagot. Pagkakagulat ko ay napasagot ako ng, oo, sige. Payag na ako. Napabiglang sagot ko. O di ayos, sabi niya. Basta bukas, antayin mo ako ng alas 7 ng umaga dito ha. Okay, sabi ko naman. At umalis na siya, samantalang ako ay naglakad na rin papunta ng bahay namin. At habang naglalakad ako, ay laking pasasalamat ko. Thanks po Lord, at hindi na ako maglalakad ulit bukas. Sabi ko sa aking sarili. At syempre, nakangiti ako dahil hindi ako napagod sa pag-uwi ngayon. Kinabukasan ay maaga akong gumising at naghanda ng aking baon para sa pagkain ko ng lunch. Syempre, papasok na naman. Yan ang buhay ko, Lunes hanggang Biyernes. Minsan may Sabado pa nga. Pero ganun talaga eh. Kailangan magtiis at magtiyaga para sa pangarap. Pagkatapos ko magluto, ay naligo na ako agad. Tiningnan ko yung oras. Naku, alas 6 na pala. Kailangan ko nang magmadali at parating na si Jeff. Nakakahiya naman sa kanya. Kaya dali-dali akong gumalaw at eksaktong alas 6:30 ay tapos na ako. At lumabas na ako sa kalsada at hinintay ko si Jeff na nangako na susunduin daw ako. Ah, 6:45, tamang-tama. Alas 7 ang usapan namin ni Jeff. Maya-maya pa ay narinig kong tunog ng motor na paparating. Kaya't naghanda na ako para pagdating niya ay sasakay na lang ako. At di nga ako nagkamali, si Jeff nga ang paparating na iyon. Kaya't tumayo na ako at pagdating niya ay agad niya akong binati. Oh, good morning! Maganda kong kaibigan. Paawa pa nito. Sumagot din ako, ayos lang pogi kong kaibigan. Sabay tawa ko, sa isip-sip ko, eto na naman tayo. Kawawa na naman ang bundok ko nito. Tatama na naman sa likod ni Jeff. Pero wala akong magagawa. Ganun talaga. Kailangan natin na gawin to para hindi na ako maglakad. Nakakapagod na eh. At sumakay na ako sa kanyang motor at agad na naman niya itong pinasibad. Kaya ayun na naman, kapikyapos na naman ako sa likod niya. At ayun, napipikpit na ang dalawa kong bundok na naman. Naku, dahan-dahan naman sa isip ko. Nasabi ko, pero di ako makareklamo kasi nga nakikisakay lang ako. At tiyak na, pagbaba ko nito, ay pit-pit na naman ang papaya ko. Di bale, malapit na ang school at makakababa na ako sa wakas. Pero nagulat ako nang nabasag katimikan ko nang bigla niya akong tinanong, sabi niya. Wala ka bang boyfriend? Ha? Sagot ko. Bakit mo naman ay tanong? Balik na tanong ko naman sa kanya. Wala lang, sagot naman niya sa akin. Naitanong ko lang. At ako naman ang nagbalik ng tanong sa kanya. Eh, ikaw? Anong ako? Wala ka bang GF din? Ha. Sagot na tawa niya sa akin. Ayaw ko muna ng ganyan. Gusto ko muna makatapos ang pag-aaral ko. Tsaka na yan na bagay na yan. Sa bagay, tama ka dyan. Sagot ko naman. Ako ganyan din ang nasa isip ko. Sagot ko naman ang makatapos muna ng pag-aaral bago mag-BF. Tsaka na yung bagay na yan. Aral muna. Tama. Sagot naman niya.